shoulder. Eto nung pinower ito, bigla na lang may tumunog sa ilalim. So, kadalasan sa mga ganitong model, L360, yung adapter o yung power supply niya nagkakaproblema. Pag no power, ha? So, itong gagawin, tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung power supply na hindi mo kailangan kalasin yung buong printer. Tutunan natin. Pero, turo ko lang sa inyo. Ito lang, isa lang ang screw na ito. Alisin nyo lang ito. Tapos, ayan. Iaangat nyo na ito. Ito yung pinaka-ipunan niya ng ink. Tapos ito, tuklapin niyo na ito. Ayan. Igutin niyo lang ito. Ito may pumutok dito kasi may kumakalog eh. Parang bumbilyang pundi. Ano yan? Tryak yan. Nabasag. Common na nasisira sa mga ganitong L series ng printer, Epson. Itong power supply na to. Ito, naka-order tayo sa online ng bagong power supply. Eto, hindi naman ito papasok pag baligtad yung kabit mo. Kaya safe tayo dito sa socket na ito. So, kasaksak na. Puwersahan na lang natin papasok sa loob. Ah, mali. Dito pala. Dito lagi naka-ano sa likod yung socket niya. Puwersahin nyo lang. Wala namang masisira. Ganun lang magkabit. Try muna natin kung gagana bago natin ilagay yung cover. Okay, walang tumunog. Wow! Okay, nag-power. Ayos na. Test print tayo. Yung nag-feed din. So, okay na. Pwede na natin takpan. So, ganun lang guys. Pag nagka-problema, tanggalin nyo lang itong ink pad. Tapos, tuklapin nyo na lang doon. Puwersahin nyo na lang.
para hindi na kayo mahirapan magpalit o magbukas ng buong printer. Kung marumi ang printer, isabay nyo na rin yung linis. Pinaka basic lang to sa mga Epson. Teka, mali. O yan, lift ng konti, then screw. So yun lang guys, ganyan lang kung magpalit ng power supply ng mga L series ng Epson printer. Yung ano nito, yung adapter nito depende na sa seller, pero less than ano lang to, less than 1,000 lang yung adapter. Madalas natatawaran pa. O kaya, punta na lang siguro kayo sa mga, kung mayroong mga scrapan, minsan makakakita kayo ng ganito, nasira lang yung ano, kunwari ayaw na mag-print, tinatapo na nila, pero okay pa yung adapter. Ganun lang. Ang pagpapalit guys. Eto, wala na to. Pwede rin naman i-repair kung medyo marunong ka sa technical, sa electronics. Kasi isang tryak lang nasisira yan. Kaso, pag nasira kasi isang tryak nito, nagdadamay din. Isa maganda pa magpalit. Dahil hindi rin naman ganun kamahal to. So, yun lang guys. Thanks for watching.